Mabilis nga lang pala ang biyahe from Aklan to Manila. Mga 40 minutes lang. Parang ganun lang din yung layo ng Manila to Hong Kong. Ah, basta less than an hour yung biyahe. Ganun. For sure, habang pinapanood mo tong video na to, nare-relax ang iyong mga mata sa ganda ng mga ulap. At nakakatawa din pagmasdan yung mga bahay at building na nakikita mo sa baba na ang liliit. Medyo magulo lang si Teo, kaya ayan, magulo din yung pagbivideo. Gusto din kasi ng bida natin na nakatingin siya sa labas. Natatakot pa nga ako kasi baka malula at masuka yung bata, pero hindi. Gustong gusto din yung sumilip kung ano yung mga nakikita natin sa labas ng eroplano. Hindi rin naman nagtagal at ayan, kitang-kita nyo naman palapag na yung eroplano at palaki na ulit ng palaki yung mga bahay at building. Mabilis nga pala ang pagbaba ng eroplano, kaya ayan, nandito na agad kami sa Naiya Airport. At totoo na nga ito, nasa Manila na kami, back to reality na talaga at tapos na ang bakasyon. Grabe, 3 days lang kami dun sa probinsya, kaya sobrang nakakabitin talaga. Sana next time may mas mahabang pagkakataon pa. Nagpahuli na nga pala kami ng labas ng eroplano para hindi siksikan sa mga tao. Halos kami na nga lang naiwang sakay nito pagkatapos sumakay kami ng bus para matransfer. At naghihintay na nga pala kami ng mga check-in baggage namin. Naprank pa nga kami nung una kasi dun kami sa kabila pumila, pero dito pala sa kabila yung tama. Medyo na-stress kami ng very light doon kasi ang tagal naming nakapila tapos sa kabila pala lalabas yung mga naka-check-in. Biruan lang namin yung kanina pero nagkatotoo talaga. Ang tagal na kasi namin naghihintay doon pero wala talagang lumalabas na mga baggage. Tapos yung pala, sa kabilang lane pala talaga lalabas yung mga naka-check-in. Tawang-tawa na lang kami sa mga sarili namin. Hindi ko nga pala na-share sa inyo, nung nagpa-check-in baggage kami, nakakatawa yung mga hula ng laman ng mga bag namin. Unexpected kasi na may ipapadala sa amin galing probinsya, kaya naman nasa mga bag lang namin nakalagay yung mga padala na yun. Alam niyo bang ang laki ng mga baggage allowance namin na hindi naman namin na-consume nung papunta, pero nung pagbalik, grabe, nag-over baggage pa kami. At hindi na nga nagtagal, nung nakuha namin yung mga gamit namin, umuwi na rin kami agad. Medyo nahirapan lang kami mag-book ng sasakyan pa uwi.